Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nagiging salbahe na itong si Zoe sa kanyang totoong daddy na itong si Dr. Carlos dahil lagi na lamang nitong sinasaktan ni Zoe ang kanyang daddy at hindi pa ito nakuntinto ay nagawa pa nitong sampalin ni Zoe itong si Dr. Carlos sa kadahilanan na agad naman din itong nakapag-isip-isip itong si Dr. Carlos kung totoo nga ba umano nitong anak itong si Zoe dahil tila wala naman umano itong galang sa kanya na siya naman umano ang totoong ama nito kung kaya't kailangan na umano nitong patikimin ni Dr. Carlos ang kanyang anak upang matauhan umano ito. At dito, agad na nga nitong sinabi ni Dr. Carlos kay Zoe na totoo umano ang kanyang hinala at nagpapanggap lamang itong si Dr. Carlos at sinabihan nito ni Dr. Carlos itong si Zoe na nagpapasalamat umano siya sa kanyang kaibigan dahil tinuruan umano ito na magpapanggap na isang baliw upang hindi umano makulong kung kaya't agad umano nitong naaalala ni Dr. Carlos ang kanyang pasinti na baliw at kapag baliw umano ang isang tao ay hindi umano ito makukulong sa kulungan dahil doon umano ito sa mental hospital dadalhin kung kaya't mas ginusto umano nito ni Dr. Carlos na sa mental hospital siya dadalhin kaysa doon sa kulungan. At dito hindi naman din ito sukat akalain ni Dr. Carlos nung dinala na ito sa mental hospital ay bisitahin ito ng kanyang malditang anak na si Zoe at dito nang makita nito ni Dr. Carlos itong si Zoe ay agad nitong sinabihan ni Zoe itong si Dr. Carlos kung kumusta na umano ang pagpapanggap nito at dito agad naman din itong sinabihan ni Dr. Carlos ang kanyang anak na malaking bagay umano ang kanyang pagpapanggap dahil isa umano siyang magaling na aktor at isa pa umano siyang magaling na direktor at hindi lang umano direktor dahil napakagaling umano nito kung kaya't best actor no itong si Dr. Carlos at agad nitong sinabihan ni Dr. Carlos itong si Zoe kung ano naman ba umano ang ginagawa nito ni Zoe kung bakit umano ito pumunta sa mental hospital at may gana pa umano itong magpapakita sa kanya at dito agad naman din itong sinabihan ni Zoe itong kanyang totoong daddy na kahit anong mangyayari ay ama pa rin umano nito ni Zoe itong si Dr. Carlos at ngayon nawala na umano ang kanyang mami kung kaya't sa ayaw at sa gusto umano nito ni Dr. Carlos ay kailangan umano siyang lapitan ni Zoe at kailangan umano nitong tulungan ni Dr. Carlos itong si Zoe. Yan ay ating aabangan sa susunod pang pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at ihit ang notification bell ng aking channel.